Ang kwentong ito ay kwento ng isa nating kaibigan na kung matagal ka nang nakikinig sa aking kwento, tiyak na kilala mo ang bida natin dito. Nangyari ito taon ng 2009 sa Mount Banahaw kung saan dinarayo ito ng napakaraming mga antingero, albularyo, babaylan. Sa lugar na ito ay pinamumugaran ng napakaraming elemento at engkanto. Dito rin makukuha yung iba't ibang klase ng mutya na ginagamit ng mga albularyo at mga babaylan, maging ang mga antingero. Sa pagpasok ng Santo-Santo, naroroon na ang iba't ibang klase ng mga ermitanyo, albularyo, antingero at mga babaylan. Isa si Canole sa mga nakikihalubilo sa mga yun upang muling magbuhay ng gamit maglinis ng katawang espiritual. At hindi lang yun, kukuha ng karagdagang mutya upang pandepensa sa katawan. Alas 7 pa lang ng umaga, naroroon na si Canole. Paborito niyang pinupuntahan yung maliit na batis roon at merong isang malaking bato. Dito siya naliligo, dito siya palaging nananalangin at dito niya binibindisyonan ang kanyang mga gamit. Habang si Canole ay naroroon sa batis, meron siyang nakasabayan na isang matanda. Naliligo rin ito sa batis. Kagaya ng ginagawa niya, binibindisyonan din ito ang kanyang mga gamit. Pero ang matandang ito ay isang antingero. Silang dalawa ay nagkatinginan. Sa kanilang mga mata, sila ay nag-uusap. Hanggang sa hindi na nakatiis si Canole, kinibo niya yung matanda. Manong, magandang umaga po. Bati niya. Magandang umaga rin sa'yo, Manong. Bata pa po ako, kaya wag niyo po akong tawaging Manong. Ganun ba? Hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng Manong, kaya Manong din ang tinawag ko sa'yo. Siya nga pala, taga saan ka ba? Hindi po ako taga rito. Dayo lang po ako. Taon-taon ho ako napupunta rito. Palagi ho akong nagbibindisyon ng aking mga gamit at nagpapalakas ng spiritual na katawan. Ganun ba? Parehas pala tayo. Isa akong Oragon, ikaw? Ay, may laing Ilocano ho ako. Kababayan mo pala si dating Presidente Marcos. Hindi naman po, pero medyo may kalayuan doon. Siguro nasa 600 kilometer lang. Medyo malayo pa po, ano? Oo nga naman. O siya, wag na muna natin abalahin ang ating mga ginagawa at importante ito, alam mo yan, iho. Oo po, sige po. Habang sila ay abala sa kanilang pagbibindisyon, may mga dumating naman na grupo ng mga kalalakihan at ang mga ito, parehas na parehas sa kanila ang ginagawa. Ang kaibahan lang, masyado silang maingay na animoy hindi nila sinasapuso ang kanilang mga ginagawa. Nang dahil doon, nabwisit yung matanda, sinigawan niya ang mga ito. Hoy! Ano ba? Pupunta kayo rito, mag-iingay kayo? Maraming engkanto rito! Baka kayo'y mabati pa rito. Sino ba kayo, ha? Nang singhalan ito ng matanda, nagtinginan sila ng masama. Wala naman ho. Sige ho, pasensya na sa abala. Aalis na po kami. Wika nung isa. Pag-alis nila, hindi nagtagal sila Canole ay umalis na rin hanggang sa nagtungo siya sa isang kuweba kung saan madalas din niyang pinupuntahan upang magdasal. May dala siyang mga kandila, mga dahon at iba pa gamit pang buhay ng kanyang mga medalyon.
hindi siya makapag-focus sa kanyang ginagawa dahil nakarinig siya ng isang malakas na sigaw ng babae tapos ng lalaki. Ay nako, ano ba yun? Masilip nga. Nang silipin ni Canole yung labas ng kuweba, nakakita siya ng isang babaeng mataba. Yung babaeng mataba, malaki ang tiyan na aakalain mong meron siyang dalawang anak sa loob ng kanyang sinapupunan dahil hindi biro yung laki ng tiyan ng babae. Ate, buntis ho yata kayo. Paano ho kayo nakaakyat dito? Bati niya. Hindi naman ho ako buntis. Kaya po ako nagtungo rito dahil umaasa ho ako na dito ko makikita ang magpapagaling sa akin. Wika nung babae. Hindi nagtagal, may dumating na isang lalaki. At yung lalaki na ito ay asawa pala nung babaeng malaki ang tiyan. Ano ka ba naman, mama? Pinagod mo ko. San ka ba talaga pupunta? Pinagbigyan na kita sa iyong gusto. Nandito na tayo sa Banahaw. Huwag ka nang magtatakbo pa. Baka sakaling makita natin dito ang taong makakapagpagaling sa iyo. Mawalang galang na po. Ako nga ho pala si Noli. Asawa niyo ho? Oho, asawa ko ho siya. Nagtungo kami rito upang baka sakaling dito namin matatagpuan ng taong makapagpapagaling sa aking asawa. Handa akong magbayad ng kahit na magkano, mapagaling lang ang asawa ko. Sawa na kami sa iba't ibang ospital na aming pinupuntahan. Hindi naman napapagaling ang aking asawa. Nung sabihin yon ng lalaki, maraming nakarinig na mga taong nagsigsilabasan mula sa kuweba. Meron ditong lumapit isang matandang lalaki rin at isa pang lalaki. Nag-aalok ang mga ito na sila na ang gagamot sa babae kapalit nito yung bayad na 5,000 piso. Yung asawa ng lalaki dali-daling pumayag at naglabas ng pera. Sinimulan na ng isang matandang babae ang proseso ng panggagamot. May mga dala itong pantapal, tinapalan yung tiyan na malaki, tinapalan yung noo maging ang kanyang likod. Hindi na alintana sa babaeng malaki ang tiyan na makita ang tinatago sa likuran ng kanyang bra. Ang importante, matapalan ito ng iba't ibang klase ng dahon na ginagamit ng albularyong matanda sa panggagamot. Matapos noon, parang walang nangyari. Pero ang sabi ng matandang manggagamot, huwag siyang mag-alala dahil umiipekto na at nilalabanan na nito yung kalaban. Matapos noon ay bumalik na sa loob ng kuweba yung matandang albularyo at hinayaan na lang na nakaupo yung babaeng malaki ang tiyan. Lumipas ang isang oras, lalong sumasakit yung tiyan ng babae. Kaya ang sabi ng asawa, "San kaya talaga kami makakakita ng tunay yung makakapagpagaling sa aking asawa?" Sigaw nito. Yung isang lalaki naman ay natawa. Heto yung kasabayan ng isa pang matanda na lumapit sa babaeng malaki ang tiyan. Ang sabi nun, "Kung inyo pong mamarapatin, ako na lang po ang gagamot sa inyong asawa. Masyadong malaki ang siningil ng matandang yun. Ako ho, wala akong sisingilin pero meron pong kapalit ang ibibigay ko." Yung lalaking yon may ibinigay na isang langis. Yung langis na yon ay nagkakahalaga ng 500 piso. Dali-dali naman itong binili ng asawa ng babae, kaya nung bilhin ito, agad itong ipinahid sa tiyan ng babae. Nawala naman po yung pananakit ng tiyan ng babae. Matapos nun ay nagpasalamat yung asawa ng babae dahil umaasa ito.
na mawawala na yung sakit ng babae dahil daw kinukulam pala ito at pinapalaki yung tiyan. Uuwi na sana sila nung biglang, Ariko, sumasakit na na may tiyan ko. Sigaw ng babae. Sa awa noon ni Kanole, siya na ang mismong lumapit sa kanila dahil bakit ganun? Dalawang albularyo na ang tumingin doon sa babae. Bakit hindi ito magaling? O bakit hindi ito napapagaling? Dahil ba hindi sila magaling na manggagamot? Ganun paman, hindi hinuhusgahan ni Kanole yung dalawa. Isa lang ang pumasok sa kanyang isipan dahil nga meron itong bayad. Malamang na hindi umepekto ang ginawa ng dalawang albularyo sa babaeng malaki ang tiyan. Ako na lang ho ang titingin. Wag na. Wala rin akong tiwala sa iyo. Magpapabayad ka lang din kagaya ng una. Sigaw nung asawa ng babae. Mawalang galang na po. Lumapit ho ako rito ng voluntaryo dahil sa nakikita ko, wala nang pag-asa yung asawa mo kung hindi ako ang titingin sa kanya. Sa akin ho, hindi ako magpapabayad ng kahit na piso. Basta ang gusto ko lang mangyari, makatulong po ako. Kung tutuusin nga ho eh, naaabala na ako sa ginagawa ko pero isasakripisyo ko po yun. Makatulong lang ako sa tao. Ganun ba? Sige, baka sakaling sa walang bayad, saka palang gumaling ang asawa ko. Sinimulan na ni Kanole ang panggagamot. Hinawakan niya ang tiyan ng babae habang ito ay nakadamit ng mahaba. Nung mahawakan niya ito, dito niya nakita sa kanyang isipan ang mga nangyari. So shortcutin po muna natin. Ikukwento po muna natin ang nangyari sa babae bago palakihin ang kanyang tiyan. Ang babae po na ito ay tubong Pangasinan. Sila ay mayaman, kaya lang masama ang ugali. Nang dahil doon, merong mga nainggit. May mga lumalapit sa kanila, humihingi ng kaunting tulong, kaya lang maski duling na piso ay hindi man lang yata marunong ang mga ito na magpamahagi sa mga tao. Sila yung mga taong walang pakialam sa kapitbahay, kahit humingi ng tulong o kahit kamag-anak, hindi nila tinutulungan pagdating sa pinansyal. Tama nga rin naman na magdamot sila dahil pera nila yun. Wala naman silang magagawa, di ba? Kung ipagdadamot nila ang kanilang yaman. Kaya lang, kung sa ganong kaliit na halaga lamang ay ipagdadamot nila, mukhang hindi naman yata tama. Nang dahil doon ay merong naiinggit sa kanila. At yung babae na yon, pinalaki ang tiyan dahil isang araw, nakatagpo ito ng hindi basta biro na kaya siyang paluhurin sa lupa. Ang nakatagpo niya ay isang matandang babae na nakabangga niya lang sa palengke. Aray, hindi ka kasi tumitingin eh. Ay naku lola, nakakainis ang baho-baho mo. Wika niya. Siya nga pala ang babaeng ito ay pangalanan na lang po natin bilang Melba, okay? Pasensya ka na iha, hindi ko kasi pinapansin ang aking mga tinitignan. Wika naman ng matanda. Eh bakit kasi hindi nyo tinitignan? Nakita nyo ang dami-daming tao rito? Kung umasta kayo, parang laki-laki ng katawan nyo ah. Kita nyo, nabol pa kayo? Sigaw naman ni Aling Melba. Hindi naman na kumibo yung matanda. Tumingin lang ito ng masama at tumalikod na. Pagsapit ng hapon, heto na at sumasakit na ang tiyan ni Aling Melba. Matapos nun, para ba siyang naging bata dahil bigla raw lumaki ang kanyang tiyan na anime meron siyang dinadala na kambal na bata sa kanyang sinapupunan. Siyempre, dahil sila ay mayaman, hindi sila naniniwala sa mga albularyo. Nagpunta na rin sila sa mga pari pero hindi rin ito basta napagaling. Marami na silang napuntahang ospital, kaya lang halos maubos ang kanilang kayamanan
ni hindi man lang makita ng mga ospital ang sakit ni Aling Melba. Halos isang buwan siyang ganon. Tapos dumating ang mahal na araw, kaya nagtungo sila sa Banahaw dahil merong nakapagsabi sa kanila na kamag-anak na subukan daw nilang pumunta sa Banahaw sa tuwing Biyernes Santo ng mahal na araw, baka raw sakaling doon nila matagpuan ang isang magaling na tao na maaaring makapagpagaling kay Aling Melba. Kahit hindi sila masyadong naniniwala, nagtungo pa rin sila doon dahil sila ay umaasa na dito nila makikita ang taong pwedeng makapagpagaling sa kanila dahil nga ang kanilang pera ay halos maubos na dahil sa pagpapadoktor pero hindi naman sila napapagaling. Dito nila nakita si Canole at si Canole lang ang nakapagpagaling sa kanya. Sa punto na to, dadako naman tayo sa kwento kung paano napagaling ni Canole ang babaeng masama ang ugali. Aling Melba, kaya naman pala pinalaki yung tiyan mo dahil masama ang ugali mo. Nang sabihin yon ni Canole kay Aling Melba, nagulat yung babae, maging yung asawa nito. Teka sandali lang ho, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sabihin, nakita mo ang mga nangyari nang hawakan mo ang tiyan ng aking asawa. Kahit ho, wala ako sa pinangyarihan. Opo, nakita ko po yung mga nangyari. Talaga? Nakita mo? Anong klaseng tao ka? Ha? Diyos ka ba? Galit na sabi ng asawa ng babae. Nang dahil dito, nakatikim siya ng isang salitang makakapagpatahimik sa kanya. Kuya, mawalang galang na no? Ano? Pumunta ba kayo rito para makipag-away? Pagpupunta kayo rito at nagbabaka sakali lang kayo, dapat wag na. Dapat pumunta kayo rito na buo ang inyong paniniwala na mapapagaling pa yung asawa mo. Ano, mamili ka, ha? Konti na lang ang buhay ng asawa mo. Magdadadada ka pa ba dyan? Ano, ipagagamot mo ba sa akin to o hindi? Sabihin mo lang. Sa loob-loob ni Canole, kahit naman hindi pumayag yung lalaki, gagamutin niya ito sa hanggang kaya ng kanyang katawan o ng kanyang espiritual na lakas. Hindi na kumibo yung asawa ng lalaki dahil nga gusto nitong gumaling ang kanyang asawa. Sinimulan na ni Canole ang panggagamot gamit lamang yung hawak niyang isang maliit na palito. Ito ay nilagay niya sa hinlalaki ng babae. Hindi nagtagal Commander, nagsalita na yung babaeng malaki ang tiyan. Laking gulat ng asawa nun dahil iba na ang boses ng kanyang asawa. Bakit mo ko tinawag? Sino ka? Anong sino ko? Hindi mo ba ako kilala? Hindi. Hindi ko nga makita ang mukha mo. Sino ka ba? Tsaka, napakaraming elemento rito. Bakit mo ko tinawag sa lugar na ito? Tinawag kita upang sabihin sa iyo na tigilan mo na ang ginagawa mo sa babaeng ito. Hindi na tama yan, kaibigan. Huwag mo kong pilitin na gawin ang nararapat. Alam mo naman siguro na yung mga katulad mo eh hindi na dapat pang binubuhay pa. Sino ka ba? At bakit kita susundin? Susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo dahil ang buhay mo ang kapalit nito. Ganon? Hindi ako nata... Biglang gumanon yung nakasapi sa babaeng malaki ang tiyan. Ang ginawa pala ni Canole, hinipan niya ito. At yung ihip na ito ay merong kasama na isang matinding dasal upang matapos na ang mangkukulam. Ganon-ganon lang kadali tinapos ni Canole ang buhay ng mangkukulam dahil nakita pala niya na sa mga mata nito ay hindi biro ang kaya niyang gawin.
inunahan na siya ni Canole kesa siya ang balikan nun. Tapos na. Okay na kuya. Liliit na yung tiyan ng asawa mo. O ito, tubig. Ang tubig na yan ay galing sa batis na aking pinaliguan. Ipainom mo sa kanya yan araw-araw. Sa tuwing iinom siya ng isang baso na tubig, sasamahan mo ng isang patak. Yan ang makakapagpatanggal ng laki ng kanyang tiyan. Liliit yan. Sa loob ng isang araw, mapapansin mo na malaki na ang pagbabago. Ngayon kuya, maniniwala ka ba sa akin o hindi? Hindi ko alam. Parang hindi naman makatotohanan ang ginawa mo. Pwes yun ang totoo. Kailangan mong maniwala. Hindi na babalik ang mangkukulam. O sige. Ate? Ate? Nakakahinga na ako ng maluwag. Teka, parang basa yata ako. Nang tumayo yung babae, umagos dito yung kanyang ihi. Tapos, nang silipin niya ang kanyang tiyan, medyo umimpis na ito. O, tignan mo kuya, ngayon pa lang, lumiliit na yung tiyan ng asawa mo. Ngayon pa ba hindi ka maniniwala? Sige na, makakaalis na ho kayo. Wala na yung gumagawa sa'yo, tinapos ko na. Dahil alam mo kung hindi ko ginawa yun, yung ibang mga nakatira dito ng mga elemento, tiyak na makikisausaw, mas lalo ka lang magkakaroon ng sakit. Makakaalis na ho kayo. Ako ang nagpagaling sa kanya at ang Panginoon. Wala kayong babayaran sa akin kahit piso. Tamang konti lang ang aking pera, pamasahe ko lang, okay na yun. Hindi naman ako masyadong kumakain sa daan dahil hindi naman ako nagugutom kahit may kasama akong mga gabay ko. Sige na ho, umuwi na kayo. Ganun pa man, Commander, nagpasalamat naman po yung lalaking masama ang ugali at ang kanilang nakaugalian ay bayaran ang mga taong tumutulong sa kanila upang mapagaling yung babae. Naglabas ng isang bugkos na pera yung lalaki. Inaabot ito kay Canole pero tinawanan niya lang ito. Ano po yan? Pera? Siguro naman. Alam mo ang mukha ng pera, di ba? Kuya, gagaya po ng sinabi ko kanina, tutulong po ako na walang bayad. Ha? Hindi po ako nagpapabayad. Sige na po, makakaalis na po kayo at naaabala na ho ako sa aking ginagawa. At baka yung mga gamit ko pinulot na ng mga ibang antingero. Kayo po ang sisisiin ko, sige ho kayo. Sige po, umalis na ho kayo, pakiusap. Okay guys, ganun lang po kaikli ang kwento na ito. Maraming salamat po sa ating kaibigan na si Canole. Ngayon naman po ay babati po tayo. Huwag po kayo mag-skip ng video. Baka naririto ang inyong mga pangalan. Una, binabati ko po si Malidon Asmi Adela Generalaw, Generalaw from Qatar. Okay, Ishi Kagiro. Yan. At si Mali Senilio Norlin Pekache, Espulgar Lewanag, Carolina Pasco, Eden Roy, Erwin Moreno, Lynette Reparado, Diopani Jr. Iwayan, Regan Machko, Claire Nayan Pormetera, okay, Janice, at si Rico Benguilio from Carmona, Cavite. Ayan. Jeffrey Cantos, Tess Flores, Ivy Estandian, Carlo Dolyante. Birthday daw niya bukas. Ayan. Happy birthday po kay Carlo Dolyante na taga Kabanatuan City. Tolets Asioche from Paete, Laguna. Gilbert Aranyes, Mark Lee Duque. At si Mr. Roblox PH. Sino ba ito? Si Mokage Leor Diaz, Nathan De Ocampo, Rodney Escobar, Remelin Kaskayan, Ramil Ruwasa. Okay, yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Sana po ay huwag kayong magsasawa dahil po dalawang story na ang binasa ko pero wala po akong gamit na mic. Ito po tapos yung upload po natin kanina. Wala pong mic yun dahil napakalakas po ng background noise sa paligid. Kaya kailangan ko po na
ipagpatuloy pa rin ang kwento kahit walang mic dahil natabunan na po ako. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo.